Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Kami ngayon ay papunta sa lugar kung saan merong nahukay sa medyo ibabaw lang ng lupa itong ating mga kasama. Meron silang nahukay dyan na bayonet o yung punyal ng mga hapon, at merong uniforme. Nakabalot pa daw yun sa plastic. Ang plastic ay naimbinto yan pagkatapos ng World War II. Kaya merong kagad medyo discrepancy kung bakit may plastic na nakabalot sa punyal. Ibig sabihin, rebarit, ibinaon muli yun. Kasi ang plastic, naimbinto yan around 1950. Ang World War nagtapos 1945. So, 5 years bago naimbinto ang plastic. Kaya ang pambalot ng mga hapon noon ay hindi plastic. Mga tela, sako, ganyan ang binabalot nila. Hindi plastic. Okay, ganun pa man, dahil sa Japanese punyal, at meron pa palang yung tinatawag na soldiers katana or samurai. Katana ang term niya, ng samurai yung nagdadala. Pero ang katana ng sundalo ay iba sa katana ng sundalong samurai noong feudal period Japan. Maiksi lang ang nasa hindi aabot sa 1 meter ang haba ng itong katana ng sundalo. Meron ako picture dito ng katana. Ito yan, katana yan ng sundalo. Maiksi lang siya kumpara sa katana ng samurai warrior noong feudal period ng Japan, 1915. Ay meron pang mga samurai sa Japan. At kapag ganitong mga lugar na walang mga marker, walang mga bato na may marka, dito tayo mahirapan. Kaya unang gawin dyan, gamitan nyo ng inyong mga pendulum kung meron kayo, dowsing or locators, para ma-estimate nyo ang lugar na merong malakas na detection. At doon, sa ma-detect nyan, doon kayo mag-umpisa pag metal detect. Kung meron kayong metal detector na malalim ang ma-detect, or meron kayong scanner, yung area na yon ang i-scan nyo, kasi napakalaki naman ang area kung i-scan nyo lahat. Kaya kailangan talaga ng mga locators. Okay, ang katanungan ng marami, bakit palagi wala tayong nakuha? Ang sagot dyan, kasi nagmamadali tayo. Una talaga, ay huwag muna maghukay kung hindi present itong limang basihan sa pag-treasure hunt. Ano ba yung limang basihan sa pag-treasure hunt? Una dyan ay mapa kaagad. Pag wala tayong mapa, nabawasan kaagad tayo ng 20% of recovery. So 80% na lang ang ating tsansa. Ngayon, pangalawa niyan, nabasihan ay marker o yung bato na mayroong legit na marka. Ngayon, kung wala tayo niyan ng marker, 40% kaagad ang nawala sa ating chances. So 60% na lang ang chances natin. Pangatlong basihan bago tayo maghukay, detection. Meron bang detection? Okay, meron yan, kaya nga tayo naghukay. Pang-apat na basihan, live pointer o yung buhay pa na magtuturo na matanda. Meron ba kayo niyan? Siguradong wala. Kaya 20% na lang natira sa atin. Panglimang basihan, panghuli.
may history ba ang lugar na diyan nakatira ang general ng Hapon, or may headquarters ba diyan? Kung meron, meron kayong 40% chances of winning. Kung meron kayong dalawa sa mga nabanggit ko. Ulitin natin, mapa, marker, detection, live pointer, and history. Ngayon para sa akin, pwedeng itong dalawa lang. Merong mapa at marker. Kasi kahit walang detection, kapag may mapa, ay matumbok nyo ang area. Kasi sa mapa, nakalagay yung mga marker. Punong kahoy, creek, at mga bato. Yan palaging nasa marker. With a special background of shape mountain. Yung mga hugis na kakaiba ng mga bundok, yun ang mga background ng mapa. Kaya hindi maliligaw ang mga Hapon kapag mag-recover. So yan, ang apat, maygnat lima na basihan sa pag-treasure hunt. Ngayon, kahit meron lang tayo tatlo niyan, mapa, marker, at detection. Wala na yung live pointer at wala na rin yung history. Kasi yung history ay dinadagdagan yan, dinagdagan. Kahit walang Hapon, naligo lang ang Hapon. Sa lugar na yon, naligo sa creek. Sasabihin kagad na merong mga nagkakampo na Hapon. So, maritisan lang, marites lang. History is hindi yan 100% na totoo. Merong mga history ng lugar na gawa-gawa lang at pinasubrahan. Ngayon, live pointer ay hindi rin siya credible, ang mga live pointer. Kasi matanda na yan at 80 anyos nang nakalipas. Noon kasing gera, ang mga live pointer na yan ay nasa 5 years old pa yan, 9 years old. Kaya hindi yan, no, wala silang memory na maalala pa nila yung mga nakikita nila. Kasi batang-bata pa sila noon. So, ibawas na natin yung live pointer at history. Tatlo na lang ang ating pagbasihan. Mapa, marker, detection. Pag meron tayo niyang tatlo, 90% of recovery meron. Ngayon, dahil sa palaging wala tayong mapa at hukay ng hukay tayo, mapa ang pinaka-importante. Kaya hindi tayo makakakita ng treasures. Ngayon, merong detection. Tapos naghukay kagad tayo dahil malakas ang detection. Pero wala yung marker na bato. O kahit kahoy na old tree ay wala. Kaya, suma total, walang nahukay, walang nakuha. Kasi maraming kulang na basihan. So yan ang ating pag-iisipan, mga katiyats. Bago tayo mag-umpisa, kailangan nandyan ang tatlong basihan bago tayo maghukay. Mapa, marker, at detection. Alright, so ang nangyari sa aming scanning ay minerals lang. Mineralized soil ang na-detect ng ating mga manual na gamit. Kaya proceed na tayo sa ibang site at atin ang EX i-delete sa listahan itong site na ito. Hanggang sa muli, mga katiyats. Kami magpaalam na. God bless us all.